po tayo mga katek. Ngayon po, mag-wiring po tayo ng dalawang motor na nag-alternating o nagsasalita ng andar na automatic po. Bali, dalawang motor po, igisa po sila sa contactor. Nagsasalitan po sila ng andar na automatic. Pero bago po yon, ako po pala si Kuya Mentek, isang electrical at mechanical na technician. Kung bago lang po kayo sa channel ko, please subscribe at paki-click po ang bell button para sa mga bago kong tutorial. Ngayon po, mag-a-actual ako ng diagram at mag-a-actual po ako ng wiring. Ang ibig sabihin po ng drawing ito, ito po yung breaker natin. Ito pong SS, ito po yung selector switch natin. Ito pong diagram na ito po, ito po yung timer. Ito po, 24 hours timer po ito. Mechanical 24 hours. Ito pong R, ito po yung relay natin. Huwag po kayong papalito sa mga relay kasi iba't ibang klase ng relay. May 12 volts, 24 volts, pero 220 po ang gagamitin ko. Makikita po yan sa body niya, pati yung diagram. Makikita po. Tapos, ito pong M1. Ito po yung isang contactor natin, isang motor. M2, ito po yung isang contactor, isang motor. Overload M1, ito po yun sa baba ng contactor ng M1. Overload M2, ito po yun sa baba ng contactor ng M2. Simulan na po natin. Una po, breaker line 1. Pupunta po yun sa selector switch. Pag sa actual, breaker line 1. Pupunta po yung selector switch. Po yun. Ayan po, ilagay lang po sa selector switch ang wire. Tapos po sa kabila ng selector switch papuntang supply ng timer, line 1. Sa actual po, sa kabila ng selector switch papuntang timer line 1. Selector switch, sa kabila po ng selector switch ilalagay yung wire. Yan po. Tapos po sa timer, supply po ng timer sa line 1. Yan po. Tapos po yung line 2 ng timer, dito lang po yan sa line 2 ng breaker. Yan, rekta lang po siya. Sa actual line 2 ng breaker, papuntang line 2 ng timer sa supply. Ito po yun. Ayan po. Tapos po yung line 2 ng timer load side, papunta po yan sa relay. Supply ng relay. Pag sa actual po, line 2 load side ng timer po yun. Ayan po, papunta sa number 14, supply ng relay. Hanapin lang po yung number 14 sa relay. Supply po kasi ng relay ay 13 tsaka 14. Yung line 2 po gagamitin natin yung number 14. Hanapin lang po yung number 14. Ayan po. Tapos yung line 1 ng load side ng timer papuntang number 13 sa supply po ng relay. Actual po, line 1 load side ng timer
papunta po sa number 13, supply ng relay, line 1. Yan po. Tapos po, number 1, normally close ng relay. Pupunta po yan sa overload, normally close ng M1. Pag sa actual po, number 1 ng relay, hanapin lang po yung number 1 dito sa relay. Ilagay po yung wire. Ayan po. Papuntang overload ng M1, normally close. Na ito po yung M1 po natin. Ito po yun, overload. Okay po sa normally close. Tapos po, sa kabila ng overload, normally close sa M1. Sa A1 po ng M1. Pag sa actual, overload, normally close sa kabila po. Ilagay po sa A1 ng M1. Dito po yun. Napit lang yung A1. Yan po. Tapos po, number 5 ng relay, normally open. Pupunta po yan sa overload ng M2, normally close. Pag sa actual po, hanapin lang yung number 5 ng relay. Ito po yun, ilagay yung wire. Number 5 na relay. Papunta po sa overload ng M2, normally close. Ito po yun. Tapos po, sa kabila ng overload ng M2, normally close, papuntang A1 ng M2. Pag sa actual, sa kabila po ng overload, normally close, papunta po sa A1 ng M2. Hanapin lang po yung A1 ng M2. Ito po yun. Ilagay lang yung wire. Yan po. Tapos po, yung number 9 ng relay, common. Pupunta po yan sa yan, pupunta po yan sa timer, number 1 po ng timer supply, dun po siya magtatap. Yan po sa number 1 supply ng timer. Pag sa actual, number 9 ng relay, hanapin lang po yung number 9. Ilagay yung wire. Tapos po, pupunta yan sa supply ng timer, line 1. Ayan po. Tapos po yung A2 ng M2, itutap lang yan sa A2 ng M1. Pag sa actual, hanapin lang po yung A2 ng M2. Papuntang A2 ng M1. Ija-jumper lang po siya. Ayan po. Tapos po, A2 ng M1, itap lang po siya sa breaker line 2. Pag sa actual, A2 ng M1, hanapin lang po yung A2 ng M1. Papuntang breaker line 2. Ayan po. Tapos po, lalagyan lang po natin ng ilaw. Kung mapapansin nyo, may ilaw na kulay green nakadikit sa mga contactor. Yan po ang i-wiring natin. Para nakikita po natin umaandar yung mga contactor. Ayan po. Testingin po natin. Selector switch ko po. Numandar po yung isang motor o contactor.
Tapos po, isiset ko po yung timer natin na tig isang oras nabubuhay yung mga motor. For example po, alas 6 po sa oras natin, pati sa timer. Pagdating na nga alas 7, mabubuhay yung isang motor, mamamatay po yung isang motor. Pagdating na nga alas 8, magsasalita na naman po sila, mabubuhay yung isang motor, mamamatay po yung isang motor. Ayan po, bali ang sinet ko dito sa timer, aandar po yung isang motor, isang oras. O pagdating alas 7, mamamatay po itong isang contactor o motor. Ito naman pong isang motor o contactor ang aandar. Bali, nagsasalitan po sila. Yun po ang sinet ko dito sa timer. Ngayon po, testingin natin. Alas 6, mag-alas 7. Pagdating po ng alas 7, mamamatay ito, mabubuhay po itong isa. Yan po, mag-alas 7, yan. Nabuhay po yung isa, namatay po ito. Yan po. Ngayon, mag-alas 8, mamamatay po ito, mabubuhay naman po itong isa. I-adjust po natin, mag-alas 8 na. Ayan, namatay po itong isa, nabuhay po itong isa. Nagsalitan na naman po sila. Tapos po, mag-alas 9, magpapalitan na naman po yung dalawa. Mamamatay ito, mabubuhay naman po ito. Tignan po natin. Ayan po, alas 9, nabuhay po ito, namatay naman po ito. Ibig sabihin po, nagpa-function ng tama. Dito po sa overload, explain ko lang, kaya po natin pinadaan dito para pag nag-trip yung overload natin, mamamatay na po yung supply galing sa motor. Kahit umaandar pa yung timer, hindi na po mapapaandar yung mga motor kasi nag-open na po itong flow sa overload. Mawawala na po ng supply yung line 1 ng mga contactor. Ganyan po ang pag-wiring ng 24/7 na palitan ng dalawang motor. Ngayon, nasa inyo na lang po kung anong iset nyo dito sa timer, kung ilang oras sila umaandar para magpapalitan ng dalawang motor. Nasa sa inyo na lang po kung paano nyo iset yung timer para dito sa dalawang motor. Marami pong salamat sa panonood. Sana may natutunan na naman po kayo.